Ang ganda nga ng adjustment na ginawa ni Coach Darvin Ham laban sa team ng New York Knicks, kaya nga nagresulta ito sa pagkapanalo. Pero bago natin yan pag-usapan at ipaliwanag ay eto muna ngang bad news kay Lonzo Ball, mga idol, na isang taon na ngang mahigit na hindi nakakalaro. Update sa kanya, mga idol, ang Chicago Bulls nga daw ay hindi alam ang dahilan kung bakit may nararamdaman pa ring pain etong si Lonzo Ball sa kanya ngang tuhod. Pati na nga daw yung medical staff nila ay hindi rin maintindihan bakit meron pa ring pain, may sakit pa rin sa tuhod ni Lonzo, pati na rin ang kampo ni Lonzo Ball. Kaya nga ngayon, sobrang nangangaba ang maraming Bulls fans dito nga sa kanilang point guard. Marami silang tanong, kailan ba gagaling si Lonzo Ball? Kailan ba siya muling makakalaro? Kailan ba siya muli natutulong dito nga sa Bulls? I think na, mga idol, ang last laro pa ni Lonzo Ball ay noong 2022, January. At ang problema niya nga yung kanyang tuhod. Tapos isang taon na mahigit na, mga idol, February 2023 na. Eh yun pa rin ang problema, tuhod pa rin. Diba nga't balita ng nakaraan na itong si Lonzo Ball ay maganda daw ang takbo ng recovery niya ng kanyang rehab, matapos nga na ibalita ng mga doktor hindi maintindihan kung bakit sumasakit ang tuhod ni Lonzo Ball matapos nga ng kanyang surgery. At hanggang ngayon, mga idol, nakakadalawang surgery na ata itong si Lonzo Ball, pero may pain pa rin daw sa kanyang ang tuhod. Kaya naman ngayon, mga idol, ang magagawa na lang natin ay mag-abang sa mga further updates ng team ng Bulls. Kailan ba makakabalik at kailan ba gagaling itong si Lonzo Ball? Dahil, mga idol, matagal-tagal na nga since huli siyang naglaro. At ngayon nga ipag-usapan na natin ang naging magandang adjustment ni Coach Darvin Ham laban nga sa team ng New York Knicks na nagresulta nga ng pagkapanalo nila. Well, let's look muna nga sa previous games ng Lakers para mas maintindihan nyo ito. Kung makikita nyo dito sa court, meron ngang 3 guard lineup itong si Coach Darvin Ham, si Westbrook, si Christie, pati na rin si Schroeder. Laban naman dito sa Nets, mga idol, meron ding 3 guard lineup muli si Coach Ham, Westbrook, Schroeder at pati na nga rin etong si Beverly. Meron pa yung, mga idol, laban din sa Nets si Lonnie Walker, Westbrook at Max Christie. At dito rin sa Boston Celtics meron Schroeder, Westbrook at pati na rin si Lonnie Walker. At makikita nga yan ng Lakers fans na problema dahil nga masyadong maliit ang kanilang lineup. Lagi nga silang na-out rebound, tapos problema pa yan sa depensa dahil nga hindi malalaki itong mga gwardyang ito, talagang nabubuli ng bigger players, lalo na ng mga perimeter players. At nang matanong nga si Coach Darvin Ham sa lineup na yan sa kanyang interview kahapon laban sa team ng Brooklyn Nets, ay ang sagot ni Coach Darvin Ham kaya daw siya merong 3 guard lineup ay para nga daw bumilis ang pacing ng Lakers team. Dahil kapag meron nga daw 3 guards sa anilang lineup ay merong 3 ball handler na mapupush nga agad ng bola instead of 1 or 2 lamang. Kaso nga again, mga idol, hindi nga maganda itong 3 guard lineup na ito para sa depensa ng Lakers. Kaya ito ang kanilang main problem din ngayon. Pero laban nga sa team ng New York Knicks, mga idol, ay may ginawang adjustment itong si Coach Darvin Ham. Sa starting lineup pa lang ay damang-dama na nga na may pagbabago siyang gagawin dahil wala nang 3 guard lineup, mga idol, at isang gwardiya na lang si Dennis Schroeder. Lineup niya ngayon laban sa Knicks, Schroeder, Troy Brown, Rui Hachimura, LeBron at Anthony Davis. Ang laking lineup, mga idol, at nagresulta nga yan ng early 10-point lead sa team ng Lakers. At nung sa closing minutes na nga, mga idol, ang pinalaro niya si Westbrook, si Schroeder, si Hachimura, LeBron at Anthony Davis. Big lineup na naman instead of the 3 guard lineup. At ang laking tulong nga niya sa kanila, mga idol, dahil mas mahahaba na, mas matatangkad ng mga players sa court at mas maganda na rin ang kanilang depensa. Kaya naman ang mga Lakers fans ngayon ay natuwa sa adjustment na ito. Finally nga daw wala na yung 3 guard lineup na nagbibigay nga ng problema sa depensa ng Lakers. Pero let's see pa nga sa mga next games netong Lakers kung itutuloy ba ni Coach Darvin Ham itong kanyang big lineup o ibabalik niya nga ang kanyang 3 guard lineup.